Nagpapatuloy po ang mga aktibidad ng ilang presidential aspirant. Nasa Cebu si Mayor Isko Moreno at nakipagpulong siya kay Cebu Governor Gwen Garcia. Bumisita rin siya sa ginagawang Cebu-Cordova Bridge. Nangako si Moreno na ipagpapatuloy ang Build, Build, Build program at gawing economic center ang Visayas. We need this type of projects that can generate jobs for the X number of years. And this will generate permanent jobs for its service and maintenance. Nakipagpulong naman si Vice President Lenny Robredo sa mga miyembro ng Murcia Women Association, Lakas ng Kababaihan, sa Negros Occidental. Kasama niya ang kanyang running mate na si Senator Francis Kiko Pangilinan. Doon, natanong si Robredo sa mga maitutulong niya sa farmer beneficiaries sa Negros Occidental. Ang pinakasadya po natin na dahil sa tulong natin, nabibigyan sila ng mas malaking opportunity para makahabol, para mapalago yung kanilang hanap buhay. Si Senator Ping Lacson naman nagpunta sa Laguna para sa kamustahan kasama ang 200 street sweepers ng Kabuyao. Kasama niya ang running mate na si Senate President Tito Soto. Natanong sila kung ano ang mga pinaka-inilalapit na issue sa kanila ng taong bayan. Siyempre yung COVID, ano? Yung edukasyon, tapos yung kalusugan, yan ang mga talagang lagi namin na naririnig, ano? Yung kawalan ng trabaho. Kaya yung aming kasagutan holistic, hindi yung sa hindi case to case. Sa pulong naman ni Senator Manny Pacquiao sa ilang miyembro ng CBCP, ibinahagi niya ang kanyang panukalang nagsusulo ng 50-year development roadmap. Layon daw nitong ma-depoliticize ang infrastructure development sa Pilipinas. Kasama niya roon ang running mate na si Congressman Lito Atienza.